really. Yo mga par, kamusta? Ang reaksyon ng Team Casimero at Canelo may mensahe kay Pacquiao. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po prank ang sinabi ng magkapatid ng Casimero na fake news daw ang report na lalaban ito sa undercard sa boxing event ng Treasure Boxing Promotion kontra kay Yukinori Ogune ng Japan sa October. Subalit wala daw magagawa ang kampo ni Cuadro Alas mga idol kung ganito ang tingin at paniniwala ng mga ilang boxing fans na undercard lamang ang kanyang laban. Ang mahalaga daw mga idol, makuha daw nila ang laban sa Japanese monster na Uya Inoue. Hindi naman masyadong nagbigay ng detalye ang kampo ni Cuadro Alas. Pero dahil sa mga sinabi nila na mapapalaban sila kay Inoue na posible gaganapin sa 2024. Ibig sabihin nito mga idol, kinakasa na ngayon pa lang ang laban ng Pinoy at Hapon. Kung matatandaan nyo mga idol, nagbigay na rin po ng interest ang Japanese monster sa Team Casimero na isa daw si Cuadro Alas sa mga tinatarget nila na makalaban matapos nito makolekta lahat ng titulo sa 122 pounds. At ang kinagandahan dito mga idol, matibay talaga ang backer ni Casimero para ikasa ang laban nito kay Inoue. Ito nga ang mga Japanese promoter na humahawak kay Alas. Naayon sa report mga idol, malapit din nakilala ng promoter ng Japanese monster. Pero gayon pa man mga idol, kahit na pag-uusapan na ang salpukan ni Casimero at Inoue, hindi ibig sabihin nito mga idol sila na ang susunod na maglalaban. Pwede pa rin po magbago ito dahil nga may mga upcoming fights ang dalawang fighter at kailangan ipanalo muna nila ang kanilang laban para ituloy ang kanilang bakbakan na pinag-usapan. Samantala, bakbakan ni Devin Haney at Regis Progray. Kasado na po sa December 9 para sa WBC Super Lightweight World Title. Kung saan mga idol, ito ang unang laban ni Haney sa 140 pounds. Kapag nanalo siya dito mga idol, maging ganap na ito na 2 Division World Champion. Subalit hindi magiging madali ang pagdadaanan ni Haney Boy sa laban nito kay Progray dahil nga kinikilala din ito na hari sa kanyang division. Sa naging banta pa nga po ni Progray kay Devin Haney, matapos maikasa ang kanilang laban, papatunayan daw nito sa lahat mga idol na hindi bagay o hindi dapat si Devin Haney sa 140 pounds. Pipilitin daw ni Progray mga idol na manalo sa isang impresibong paraan kontra kay Haney, kagaya ng knockout. Kumpiyansa talaga si Progray na masakar lang daw ang abutin ni Haney Boy sa kanya sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Canelo Alvarez nang bigay ng mensahe kay Manny Pacquiao. Kung saan mga idol, ayon sa Mexican superstar, nalulungkot daw siya na wala na daw si Pacman sa boxing sports. Malaki daw ang ambag at ginawa ng Pinoy sa sports na to. Pinakita niya daw sa lahat ang pagiging tunay na legend sa boxing matapos maging kampiyon sa walong magkakaibang dibisyon. At higit sa lahat ang hindi makakalimutan sa Pinoy legend, ang inspirasyon nito sa ibang boxer na maging tunay na warrior sa boxing sports. Kaya para kay Canelo mga idol, marami daw mamimiss si Pacquiao. Pero gayon pa man para sa Meksikano, oras na daw talaga ni Pacman na magpahinga sa aksyon at i-enjoy na lang ang kanyang personal na buhay. Samantala, speaking kay Canelo Alvarez mga idol, ay nagbigay naman po ng reaction si Oscar De La Hoya sa laban ni Canelo sa paparating na linggo kontra kay Charlo. Ayon kay De La Hoya mga idol, ang mananalo daw sa laban depende daw sa estilo ng dalawang fighter sa bakbakan. Si Canelo daw mga idol, isang flat-footed na fighter pero sobrang delikado kalaban dahil sa lakas na taglay nito sa kanyang kamao. Na kapag natamaan ka ng solid, posibleng maging katapusan mo na sa laban. Pero kung gagamitin daw mga idol, ni Charlo ang estilo na ginawa ni B-Ball na magpakawalan ng 1-2 combination, sabay palayo kay Canelo para hindi ka agad ito makakounter sa bakbakan. E talagang malaki daw ang chance ni Charlo na manalo.